Another day, another rice cooker. Sir, yeah, magluluto tayo ng mixed vegetables. Isa lang yung bawang at sibuyas sa butter. Ito ang kailangan nating gulay. Bumili ako ng frozen corn at carrots. Lagyan ko na rin singgamas at beans. Lagyan ko din ng luncheon meat. Isa na yung bawang at sibuyas. Ilagay na natin yung mga gulay. Sabay-sabay na para sabay-sabay ding maluto. Mga 1 to 2 minutes lang. Tapos lagyan na natin ng asin at saka ng paminta. Tinarin natin yung Nestle cream. On Nestle cream. Ano ba talaga? Haluin lang ito at ilagay na natin yung luncheon meat. Masarap lagyan nito guys, try ninyo. Ayan, halo lang tayo ng halo ulit. Tapos lagyan na natin yung quail eggs. The more the merrier. Haluin lang at pakuluin. Huwag tatakpan para hindi ma-overcook. Ayan, takman na natin. Matabang pa, dagdagan natin ng asin. Ilang ng mga 1 to 2 minutes para hindi ma-overcook. Gusto ko ito niluluto kasi ang ganda-ganda niya. Napaka-bright ng colors. Ayan, luto na. Narang plato at magsandok na. Hindi ako magre-rice ngayon dahil din. Kain na! Another day, another rice cooker, sir, yeah. Magpiprito tayo ngayon. Ayan, pinainit ko na yung mantika. Ipiprito natin yung tokwa, pero ikuot muna natin ng konting cornstarch para hindi dumikit. Ayan, apat lang muna ang ilagay natin kasi maliit lang yung rice cooker natin. Eh, hindi siya dumikit. Ayan, baliktarin lang natin at iprito lang natin lahat. Pin lang lahat at hiwa-hiwain ng maliliit. Tinanggal ko na yung mantika at naglagay ako ng dairy cream. Hiniwa-hiwa ko na to kanina. Unahin natin igisa yung luya. Tapos ilagay na rin natin yung sibuyas tsaka yung sili. Ilang na konti, tapos ilagay na rin natin yung tokong hiniwa-hiwa natin. Haluin natin oyster sauce, mayonnaise, at tsaka yung paminta. Haluin lang hanggang mahalo na mabuti. Tapos lagyan natin ng Knorr seasoning. Ito ang nagpapasarap sa lahat ng sisig, guys. Try nyo minsan. Haluin lang, tapos tikpan na natin. Gumamit tayo ng kutsara. Ayan, okay na ang lasa para sa akin. Tuwin lang ng 2 minuto. Ayan, tapos na. Ng plato at magsandok ka na. Labas mo na rin yung beer. Ay, yung kanin pala. Kain na! Another day, another rice cooker, sir. Yeah. Magluto tayo ng sinigang. Pinakulo ko na yung kanin at tinanggal ko yung bula. Tapos ilagay na natin kamatis sibuyas. Hindi ako nagigisa kapag sinigang para bawas kolesterol. Kuhin lang ang kamatis tapos ilagay na natin yung paminta, asin at saka sinigang mix. Pakuloin lang ng mga 10 minutes hanggang sa lumambot ang karne. Tapos ilagay na natin yung gulay. Ilagay natin yung puso ng saging at saka sitaw. Grabe, ang mamahal na talaga ng gulay ngayon. Kasing mahal na ng pagmamahal ko sa kanya. Char, masarap pa din talaga tumira sa probinsya kaysa sa syudad. Itong mga gulay na ginamit ko, mapipitas lang sa bakura ng bahay namin. Kunin natin yung kangkong at saka sili. Pakuloyin lang ito hanggang sa maluto lahat ng gulay. Sa sinigang, gusto ko na overcook ang gulay. Gusto nyo rin ba yun? Ayan, tikman na natin. Gamit tayo ng kutsara. Ang sarap. Nakakakilig yung asim. Di ba yung sinigang, nakakakilig pa din. Tandong ibang relasyon dyan. Pakuloyin lang ng 2 minutes. Ayan, tapos na. Kain na! Another day, another rice cooker series. Ngayon, magluluto naman tayo ng ginataang bilo-bilo. Nagpakulo na ako ng coconut milk at saka tubig kanina. Nang kumulo, nilagay ko na yung bilog-bilog. Haluin lang ito para hindi magdikit-dikit. Nilagay ko na rin yung kamote para masabay maluto. As instead na sugar, gumamit ako ng condensed milk na may flavor, yung ube makapuno flavor. Haluin lang at haluin, tapos ilagay na rin natin yung sago. Pinarin natin yung saging at saka buko. Pinarin din yung mais. Ayan, halu-haluin lang natin. Haluin ng 2 to 3 minutes. Tapos ilagay na yung coconut cream at vanilla syrup. Sachet lang binili ko kasi konti lang naman kailangan. Ng asin para mag-enhance ang sweetness. Tapos nagtunaw ako ng glutinous flour. Nilagay ko na para pampalapot. Kuin lang at pakuluin. Ayan, pwede na natin tikman. Gumamit ka ng kutsara, huwag sandok. Yummy na siya kasi yummy ko na. Char! Haluin lang at pakuluin ng 3 minuto. Hanga na malukong mo at magsandok na. Ayan, tapos na. Kain na! Another day, another rice cooker serie. Ngayon, magluluto tayo ng low budget na pasta. Nagpakulo na ako ng tubig at inuna kong niluto ang pasta. Pagkatapos lutuin, iset aside muna ito. Magluto naman tayo ng sauce. Naglagay ako ng mantika at saka ng dairy cream. Ginisa ko na yung bawang. Tapos, ilagay na natin yung Spanish sardines. Pwede din kayong gumamit ng sardinas o kaya mackerel. Pero ako mas gusto ko ang Spanish kasi mas malasa. Lagyan na natin ng asin at saka ng paminta. Tapos, ilagay na rin natin yung mushroom. Sachet lang binili ko. Kuluin lang ng 1 minuto tapos ilagay na rin natin yung tomato sauce. Parmesan cheese ang pinili kong bilhin. Yan lang ng konting tubig tapos ilagay na rin natin yung cheese. Hiwa-hiwain na maliit para madaling maluto. Pan at pakuluin ng 3 to 4 minutes. Tikman na natin, huwag kang gumamit ng sandok pantikin para hindi nila malasahan laway mo. Yummy na siya, mas yummy pa sa ex ko. Kuluin mo na ng 2 minutes tapos ready na yung sauce mo. Kumuha ka na ng pasta at lagyan mo na ng sauce. Yan, tapos na. Kain na! Another day, another rice cooker, sir, yeah. Luto tayo ng chow fat. Lagyan ko ng butter, tapos nilagay ko na yung bacon.
Tapos, sinunod kong ilagay yung hotdog at saka yung hiniwa-hiwa kong meatballs. Haluin hanggang maluto. At dahil wala akong bawang, fried bawang yung nilagay ko. Tapos, nilagyan ko na ng soy sauce. Ayan, halu-haluin lang. Tapos, nilagyan ko ng paminta para masarap. Tuin natin mabuti yung karne. Pagkatapos, ilagay lang natin yung kanin. Ayan, halu-haluin lang natin. Hanggang sa mahalo na siya mabuti. Pagkatapos, ilagay na natin yung kangkong para maluto ito. Haluin natin mabuti para pantay lahat ng lasa. Tapos, tikman na natin. Oops, magagamit ang sandok, kutsara ang gamitin. Kulang pa. Matabang pa, kaya nilagyan ko ng asin. Haluin lang, tapos ilagay na natin yung itlog. Halu-haluin lang na mabuti dahil luto naman na ang itlog. Ayan, tapos na. Hi na! Ready, another rice cooker sir, yeah. Kita ko tong recipe na to sa TikTok. Mahirap lang tayo, gagamit tayo ng ordinary kamatis. Tender baby tomatoes. Wala akong makita ang feta cheese, cream cheese ang hinagay ko. Nilagay ko na rin ng bawang at butter. Nilagyan ko ng paminta. At saka asin. Nilagyan ko ng oregano, binili ko sa Pure Gold. 3 pesos lang. Nilagyan ko ng mantika kasi wala tayong olive oil. Mahirap lang tayo. Ayan, inayos ko na. Ako tinakpan muna. Check ko after few minutes. Ayan, medyo natutunaw na yung cheese at butter. Kulok pa ng 5 minuto. Hinalo-halo ko na. Medyo malambot na yung kamatis. Nilagyan ko ng konting tubig. Gamit ko yung pinagkuloan ng pasta. Ayan, ito na yung kamatis. Tignan natin. Oops, gagapit ang sandok. Patsara. Ay, lasa. Okay na siya. Lagay na natin yung pinagkuloan natin pasta kanina. Gumamit ako ng tour pasta. Lumaluin lang natin mabuti para malagyan lahat ng sauce. Tapos na. Ayan, kain na! Another series na pagluto sa rice cooker, ilagay ang mantika. Ilagay ang bawang, wala ulit tayong sibuyas. Halu-haluin, ilagay ang ating sakog ng manok. Haluin at lisahin, lagyan ng asin at takpan muna ito. Kung nagisa na ang manok, lagyan natin ng paminta, oyster sauce dahil ayoko ng soy. Haluhaluin, pakaluin na konti at ilagay na natin ang ating gulay na hinugasan na natin kanina. Kaya ang sayote, carrots, beans at yung corn, lutuin mo ng bahagya. Pagkaluto na, ilagay natin ang chicharro. Haluin at ilagay na rin natin ang tangkay ng pechay. Halu-haluin ito hanggang sa maluto ng kaon. Pag naluto na, ilagay na natin ang dahon ng pechay bagyo. Halu-haluin ito at titikman na natin. Tulad na sabi ko, magagamit ang sandok, gumamit ng kutsara. Okay na ang lasa. Halu-haluin ng kaonte. Ayun, tatapos na. Kaya na! Another day, another rice cooker series. Magluluto tayo ng chicken curry. Unahin natin igisa ang luya dahil matagal itong maluto. Tapos, isunod na natin ang bawang. Tahin lang ito hanggang mag-brown, tapos ilagay na natin yung manok. Lagyan natin ng asin, tapos haluin ito at takpan muna ng 5 minuto. Tapos ang 5 minuto, medyo luto na yung manok. Ayan, lagyan natin ng paminta para masarap. Tapos ilagay na rin natin yung patatas tsaka carrots. Tahin lang ito ng 2 minuto. Pagkatapos, ilagay na natin yung pangalawang pinagpigaan ng gata. Ayan. Lang ng 5 minuto, may nakita akong dried chili sa ref, kaya nilagay ko na. Tahin na rin natin yung curry powder, tapos sa budget, kaya sa shell lang binili ko. Minute, pakuloyin ito na 5 minuto. Pagkatapos, ilagay na natin yung coconut milk. O, coconut milk, social. Ilagay na rin natin yung bell pepper. Tapos, pakuloyin lang ito at takpan. Tapos, sa 5 minuto, pwede na natin tikman. Oops, huwag gamit ang sandok, kutsara ang gamitin para hindi madaling mapanis ang pagkain. Ayan, okay na ang lasa. Pwede na tayong kumain. Oh no! Oh no! Wala pang kanin!